Mga sangke, nauuso po ngayon yung ulan. Diba? Inuulan po yung mga probinsya. Ngayon, mga sangkay, nauuso din po yung kidlat. May isa pong guro, mga sangkay, na nadali po. Ngayon, pag-usapan po natin at tingnan po natin kung ano nga ba ang nangyayari sa kanya. At papaano nga ba makakaiwas sa ganitong klaseng problema na just in case, mga sangkay, kasi yung kidlat, hindi naman po natin namamalayan yan kung saan tatama. At kadalasan ito po ay nangyayari sa probinsya. So alamin po natin. So maganda itong pag-usapan, mga sangkay, para aware po ang lahat. No? Dahil may isa pong guru na nadali, isa pong teacher. Okay, dahil nga po sa pambihirang kidlat yan. Ano ba naman yan? Ngayon, mga sangkay, tingnan po natin. Pero bago po tayo magtuloy-tuloy, pakicheck po muna sa ibaba. Kung kayo na po ay nakapag-subscribe at kung hindi pa, mga sangkay, may subscribe button po kayong makikita sa ibaba. Pindutin nyo po yun, tapos i-click nyo po yung bell at i-click nyo po yung all. Ulitin ko, click the subscribe below, click the bell, and click all. Ganun lamang po kasimple dahil nga po 1.06 million na po tayo dito sa YouTube. Parami po tayo ng parami. Mga sangkay, dito sa YouTube, nag-upload po tayo ng 4 na beses sa isang araw. Sa Facebook naman, kumukuha lamang po tayo dito sa YouTube ng isang video. At isang video lamang ang ina-upload po natin sa Facebook. So magkaiba po. Kaya dapat naka-follow kayo sa Facebook, naka-follow din po kayo o naka-subscribe kayo dito sa YouTube. So kung naka-subscribe na po kayo dito sa YouTube, eto na guys. Umpisahan na po natin ito. Tingnan po natin. Ngayon, ito po. Isang guro na dali umano dahil natamaan po ng kidlat ang puno sa labas ng classroom. Ayon po sa report ngayon, mga sangkay, maliban dyan, syempre, alamin din po natin. Ano ang kailangan gawin para maiwasan po itong ganitong klaseng kidlat, no? Tingnan po natin ang balitang to. Ngayong napapadalas na ang pag-ulan, hindi lang sa baha, dapat maghanda. Ang weird, no? Napag-uusapan yung super El Nino ng mga eksperto, pero panay ulan. Mamira. Papasok na daw po tayo sa El Nino pero parang ang labo kasi umuulan. Madalas umuulan, mga sangkay, especially sa mga probinsya. Dapat ding mag-ingat sa kidlat. Sa Cotabato, isang guro ang nakuryente nang tamaan ng kidlat ang puno sa labas ng kanilang classroom. Mm-hmm. May report si Joseph Moro. Ayan. Oh, tawkita. Tangkita nyo yun, mga sangkay. Yun po. Oh. Oh, tingnan po natin. Wait lang. Ganyan po siya kalakas. Oh, yun oh. Balik natin yung te, yun. Ito yung tinamaan ng kidlat kanina lamang. So ito ay puno ng mangustin. Malapit lang ang punong yan sa classroom kung saan nagkaklase si teacher Marilyn Villarin. Medyo malapit lang. Pero ayan po, tingnan nyo mga sangkay. Ito pala yung itsura ng kidlat. Pagpapalapit na yan po. Ito po mismo, yan o. Umapang ang kuryente ng kidlat sa isang silidat na kuryente ang guro. Napakalakas po. Akala namin bumbang tumabog. Grabe. Parang sinipa ako at humilapon. Hindi ko po alam paano. Ang bilis. Parang galing sa laptop na hawak ko lang yung kuryente. Grabe. Sabi ng pag-asang, isang kidlat ay kaya magbigay ng 15 million volts. Grabe. Gagapang ito sa lahat ng electric conductor gaya ng nakasaksak na electric cable. Hindi man napuruan si Teacher Marilyn na mula at namanhidaman ang kanyang kamay at braso. Buti na lang. Akala ko na natuluyan, mga sangkay. So, nakaramdam lamang po siya na gumapang po yung kuryente. Pero hindi naman po siya napuruan. Pero sa San Jose, Nueva Ecija, hindi pinalad ang 2 sa 3 menor de edad. Agoy! Yan lang. Matapos tamaan ng kidlat, nagpipiknik daw sila noong Lunes sa kubong nasa gitna ng bukid. Agoy! Sa gitna ng bukid! Nang biglang magka-thunderstorm. Ayon sa pag-asa, hindi pa rin ligtas sa kidlat kahit nakasilong. Munang tatamaan ng kidlat, yung lang malapit sa ulap. Mm-hmm. Kung walang mga puno doon at ikaw lang yung pinamataas, doon mag-attract ng 2 polarity, doon dadaan ang kidlat. Okay. Paalala ng pag-asa, kung may kidlat at nasa loob ng bahay, iwasan ang paggamit ng telepono. Okay, iwasan yung paggamit ng cellphone. Okay, gets yun na ha? Kung may kidlat, iwasan daw yung paggamit ng cellphone, isa daw po yun sa nag-attract. O mga gamit na gawa sa bakal. Ayun.
Lumayo sa mga kawad ng kuryente o appliance sensitive pang di kuryente ang gamit. Kung nasa labas naman, sumilong sa pinakamalapit na bahay o gusali. Pwede rin sa sasakyan basta may bubong at bintana na dapat isara. Pero huwag hahawak sa kahit anong bakal. Huwag ding sisilong sa mga traktora. Hindi rin pwede sa mga waiting shed at mga tent. Iwasan din ang mga puno, poste ng kuryente, mga kawad ng sampayan, alambreng bakod, tubo ng tubig, o anumang gawa sa bakal at mga basang lugar. Joseph Morong, nagbabalita. Okay, ito. Meron pang isa dito balita sa GMA rin to. Tingnan po natin. Iwasan manatili sa ilalim ng puno kung nasa malawak na kapatagan gaya ng bukid. At nagsimula na nga ang mga thunderstorm sa bansa. Sa Cotabato, may punong tinamaan ng kidlat na nagdulot ng paggapang ng kuryente nito sa isang guro. Ang tips para makaiwas dyan sa loob man o labas ng bahay sa pagtutok po ni Mark Salazar. Biglang kidlat habang nagkaklase sa Malacasino Elementary School sa Makilala, Cotabato nitong Biyernes. At tinamaan ang isang puno ng mangustin malapit sa mga classroom. Sa isang silid, gumapang pala ang kuryente ng kidlat at nakuryente ang gurong si Marilyn Villarin. Hawak-hawak ko po noon ang laptop ko na nakakonik sa TV through HDMI. Nagpapawak point po ako nang biglang sabay yung kidlat at kulog na bumagsak. Napakalakas po. Akala namin bumbang sumabog. Parang sinipa ako at tumilapon. Hindi ko po alam paano. Ang bilis. Parang galing sa laptop. Parang galing sa laptop na hawak ko lang yung kuryente. Dumilim saglit yung aking paningin. Sabi ng PAGASA, ang isang kidlat na kayang magbigay ng 15 million volts ay gagapang sa lahat ng electric conductor, gaya ng tubig at nakasaksak na electric cable, gaya ng sa gadget ni Teacher Marilyn. Okay. Kanina ay binalita na yan mga sangkay. Tinamaan yung puno, dadaan sa puno, ugat, lupa, tapos may conductor doon. Doon dumaan yung kuryente hanggang sa dumaan sa gadget natin. Kung saan nakasaksak yung ating halimbawa, cellphone. Maswerte pa rin si Teacher Marilyn dahil hindi siya napuruhan. May kamay ko lang po, banda na, namumula, then na namamanhid hanggang ngayon lang sa braso, pero pagka mga dalawang araw lang po yon pagka okay naman po. Dito tulad ng dalawa sa tatlong minor de edad na tinamaan ng kidlat sa San Jose sa City Nueva Ecija nitong Lunes, kaya nasawi. Nagpipiknik sila noon sa kubong nasa gitna ng bukid nang biglang magka-thunderstorm. Sabi ng PAGASA, hindi pa rin ligtas ang nakasilong ka kung ang sinisilungan mo naman ay nag-iisang matangkad sa malawak na kapatagan gaya ng bukid. Ganun pala yun, no? Ngayon ko lang nalaman to, ha? Kapag ka matangkad pala na kung anong bagay sa patag, yun daw pala ang nag-a-attract sa kidlat. Unang tatamaan ng kidlat, yung pinangalapit sa ulap. Kung walang mga puno doon at ikaw lang yung pinamataas, doon mag-a-attract ng dalawang polaris, doon dadaan ang kidlat. Hindi rin ligtas sa ilalim ng puno kung nag-iisa ring matangkad ang puno sa lugar. Uh-huh. Ayan, doon ka, syempre, meron tayong properties na madadaan ng electricity. So, tinamaan yung puno, ikaw din damay, dadaanan din ng kuryente. Hindi rin daw totoo ang kasabihang lightnings don't strike twice. Huwag pa rin lalabas kahit may tumama ng kidlat. Kung may kidlat at nasa loob ng bahay, iwasan ang paggamit ng telepono o Ayan, kanina, nadaanan na natin to. Ewan ko lang, hindi nyo pa magets to, mga sangkay. Mga gamit na gawa sa bakal. Layuan din ang mga kawad ng kuryente o mga appliances at iba pang dikuryente. Kung nasa labas naman, sumilong agad sa pinakamalapit na bahay o gusali. Kung walang ganyan, pwede rin sa sasakyan basta may bubong at bintana na dapat isara. Pero huwag hahawak sa bakal ng sasakyan. Huwag ding sisilong sa mga sasakyang walang bubong o bintana tulad ng traktora. Huwag sa waiting shed. Huwag din sa tent. Lumayo rin sa puno, poste ng kuryente, mga kawad ng sampayan, alambring bakod, tubo ng tubig o anumang gawa sa bakal at mga basang lugar o katubigan. Sa tala ng DOH noong 2020, 99 ang tinamaan ng kidlat at nasawi.
para sa GMA Integrated. Grabe, no? So, ayan po mga sangkay, hope na magets po ng lahat. Kasi ngayon, umaano na yung tag-ulan na naman mga sangkay, di ba? Tag-ulan, ewan ko ba eh. Kasi sabi nila may El Nino, may super El Nino. Yun nga sinasabi ko guys, na ipagdasal natin na mabaliktad. Kasi, di ba nga po, halos ngayon yung mga eksperto, hindi na po halos nila mahulaan yung totoong mangyayari. Okay? Sa ating panahon. Gaya niyan, sasabihin po nila, mayroong malakas na bagyo. Pagka kinabukasan, wala naman palang bagyo. So, let's pray na hindi mangyari ang super El Nino. At kahit papano, okay lang mag-uulan. Wag lang yung sobra-sobra lang din na ulan. Baga, sanay tayo sa ulan dito sa Pilipinas. Pero yung super El Nino, naku po, wasak ang mga pananim dito. Magigihirap po talaga. Delikatong delikato kasi matutuyo po yung lahat. Mga ilog, ano pa mang bagay, mga sangkay. So, ano po ang inyong opinion tungkol po dito sa advice nila, no? Payo para hindi madali ng kidlat, no? I-comment nyo lamang po sa ibaba. At ngayon, I invite you to please subscribe my YouTube channel, Sangkay Revelation, dito sa YouTube. Ang gawin nyo lamang, hanapin nyo ito sa inyong mga YouTube account. At kapag nakita nyo na, click the subscribe, click the bell, and click all. So ako na po ay magpapaalam. Hanggang sa muli, this is me, Sangkay Janjan. Palagi nyo pong tatandaan that Jesus loves you. God bless everyone.